mag-umpisa po tayo sa 50 gems. Ang 50 gems po ay worth na 1,000 token. Ang ating bala po ay 10 lang po ang ating bala, 10 token. Ayan po, tumitira na po si Inday. Yung 10 token po, yan po ang pinakamababang bala. Yan lang po ang ating pinili. Kasi mag-try tayo sa maliit lang muna, mababang pusta muna. Maghanap po tayo ng maliliit muna na isda. Yun muna ang ating tirahin. Ayan, tumitira na po ako sa maliit. Ayun, isang tira po sa maliit. Nakakuha po tayo ng 11 token. At nakakuha po tayo ng 20 free bullets. Ayan po, nakikita nyo po, meron po tayong 20 free bullets. Ibig sabihin po niyan, hindi po mababawasan ang ating token. Lalabas po tayo ng lobby. Maghahanap tayo at pupunta tayo sa elite room. Nasa elite room na po tayo. Makiramdam po tayo. Ramdam po muna tayo dito sa elite room kung makakapatay ba tayo o anong magagawa natin sa ating 20 free bullets. Medyo mag-isip-isip muna si Inday kung saan ang kanyang titirahin dyan. Maliit na isda ba o ang malaking isda ba? Para nagtago lahat ng mga malalaking isda. Natakot ata kay Inday dahil may dala siyang free bullets. Ayan na, naglabasa na sila. Pero nawala ulit dahil next wave po yan. Panibagong mga isda ang lalabas. Ayan, nag-unlock po tayo ng ating bala. Ibig sabihin, meron po tayong tatargetin. Tinarget po natin ang dolphin. Pero wala, matigas. Ulitan pa natin, wala talaga. Nakaubos tayo ng 11 bullet sa kanya, pero wala. Kahit yung maliit, wala rin. Kahit ang pagong, wala rin. Ayun, nakapatay po tayo ng maliit na isda. 50 token po iyon. Nadagdagan po ang ating token ng 50. Pero dalawa na lang po ang ating free bullets. Antayin po natin itong paparating sa atin. Wala talaga. So, naging 60 token na po ang pusta dyan. Kaya lalabas po tayo. Babalik po tayo sa beginner room. Doon po ay pinakamababa ay 10 token bullet. Titignan po natin kung mapapalago pa natin ito dahil bawas na po ang ating puhunan. Antay-antay po tayo ng tamang tiyempo. Kung ano ang magandang tumira na po tayo doon sa dolphin pero wala po. Tumira po ulit tayo sa ating paparating pero wala pa rin. Sino kaya ang mapalad na ating mapapasabog dito? Pati ang pagong ayaw din. Ayun! Buti na lang at nakakuha tayo ng free bullets ulit kahit na tayo ang unang bumaril at aagawin pa sana ng katabi nating player. Pero tayo pa rin ang mapalad na nakapasabog nun. 2 hits lang po iyon sa dolphin. Naka 750 po tayo doon. Yun po talaga ang mahirap pag marami naglalaro sa isang room. Kasi yan po ang tendency na tinitira mo na, tinatarget mo na, ay susungkitin pa nila. Akala mo sayo na, pero mahuhulog sa iba. Kita nyo po? Nahulog na naman sa kanya, kaya pabayaan natin siyang tumira dahil mas malaki ang kanyang dalang bala. Kasi ang tendency po niya, yung yan po, oh, tulad po niya, no, yung titirahin natin ay titirahin niya rin. Parang aagawin niya kasi nakatira na tayo dun eh. Mapapalambot na natin yun eh. Kaya pabayaan po natin siyang tumira ng tumira. Ang masakit lang po yan kasi lagi pong nangyayari sa akin yan. Akala mo sa'yo na, pero napunta sa iba.
Ayun, no? May 15 free bullets ulit po tayo. Napagbibigyan po tayo sa free bullets. Yung ating puhunan na 1,000 token ay naging 1,500 na po. Sana tuloy-tuloy na ang paglago ng ating token para maganda po ang ating pangingisda sa araw na ito. Yan po kasi ang tendency pagka maraming players sa isang room. Nagkakaagawan po. Mag-antay-antay tayo kasi medyo magulo ang karagatan. Yung dalawa ay malalaki ang kanilang mga bala, dalang bala. So, tumira na ako. Pero kahit sa maliit na isda, ayaw pa rin. Ayan po, tulad niya, no, tinitira natin yung dolphin. Pabayaan na natin sa kanila. Kasi ano na nila, kinukuha na nila. Kaya pag ganun, ipabayaan na lang po natin. Lipat na lang tayo sa iba. Pero masakit po, no? Pagka ikaw ang unang tumira, pero napunta sa iba. Ayan, wala na po tayong free bullets, kaya nababawasan na po ang ating token, mga kainday. Pero laban lang, malay nyo ay makapasabog na naman tayo ng maliit o malaking isda man. Tulad kanina, hindi po natin inaasahan yun, yung dolphin ay napasabog po natin. Ayan, medyo magulo na ang karagatan. Marami nang sumasabog banda roon. Dahil ang kanilang dalang bala ay malaki po. Malaki ang kanilang bala, kaya nakakapasabog sila agad. Ayun, no, nakapasabog po siya ng isang dolphin. Malaki po kasi ang kanyang bala, kaya malaki din yung amount ng kanyang dolphin na napasabog. The more po kasi na malaki ang iyong bala, ay mas malaki po ang katumbas nito. Ito sa, try po tayo sa eel, baka sakali. Pero nababawasan na ang ating bala. Bumababa na ng bumababa. Sana makapasabog pa tayo. Wala po talaga. Hindi kaya ng ating bala kahit ang pagong ay ayaw mapasabog. Pero sana may chance pa. Tignan natin kung ano pang ating mapapasabog dito banda. Tumira pa po tayo sa eel, pero wala po talaga. Ayun po, nakita nyo po. Nakapasabog po tayo ng pagong. Kaya nadagdagan na naman ang ating token ng 300 token. Minsan po, hindi po talaga natin masabi kung siya ay makunat, matigas, o malambot. Minsan, one hits lang po talaga sasabog na siya. Kaya makiramdam po tayo talaga pag tayo pumapalaot dito sa dagat na ito. Ayun o, tulad niyo, 2-5 po yun. Gamit lang ang kanyang pre-bullets. Kaya may sinasabi sila na pre-bullets ang malakas. Pag ikay naka-pre-bullets, eh, tumira ka ng mga malalaking mga isda. Pero ang nangyari sa atin, ang chance natin doon sa pre-bullets ngayon ay nakapatay tayo ng maliliit lang. Sa regular bullets po tayo nakakapatay ng mga isda sa karagatan. Yan, nakikiramdaman po. Pati sila nakikiramdam din dahil yan ay magsi-second wave na po. Magantay tayo ng second wave kung malalambot ba ang mga isda sa ating second wave or makukunat pa rin at matitigas. Pero sa tingin ko, pwede na po ito eh. Kahit papaano ay may maiuuwi tayong token. Nakadagdag po tayo ng konti sa ating 1,000. Naging 1,461 na po. Ayan, mag-exit na po tayo. Tayo mabawian. Ayan po ang ating puhunan. 50 token. Nung tayo pumasok, meron po tayong 71 gems. Kaya panalo po tayo.